Please like, share, and subscribe. Nawa po'y makasama ko kayo sa bawat kwentong ating babasahin at bibigkasin. Si Ama ni Edgardo M. Reyes. Hindi hadlang ang kahirapan sa pagtatamo ng karunungan kung ang bawat ama ng tahanan ay marunong magparaan sa buhay para sa kinabukasan ng mga anak. May ugaling kanyang-kanya si ama. Isang dahilan upang siya'y maging malimit na paksa ng usapan. At sa mga usapan tungkol sa kanya na narinig ko, mula kay ina, mula sa mga kapatid ni ama, mula sa mga kapitbahay, mula kung kani-kanino, para ko na ring nasaksihan ang buhay niya na hindi ko namulatan. Nalaman ko halimbawa na si Amay nakatapos ng 7 grado, isang katangiang maipagmamalaki na kung iisiping siya'y nag-aral sa panahong ipinanganak siya ng taong Barilin si Rizal sa Luneta, bihirang-bihira ang may hilig sa pag-aaral. Alam ko pati ang pagkakapangasawahan nila ni ina. 12 taon ang katandaan ni ama kay ina. Aywan ko kung bakit sa kabila ng malaking katandaan niya kay ina, nagustuhan siya ni ina. Ngunit alam ko kung bakit lumagpas siya sa akmang gulang ng pag-aasawa. Pangalay siya sa 7 magkakapatid. Maaga silang naulila sa ama. At natural na siya ang magdala ng pamilya. Nang may kumikita na sa mga kapatid niya, saka pa lamang siya nakaisip mag-asawa. Bago namanhikan si ama, nagpundar muna siya ng bakuran at bahay. Ngunit nang siya'y mamanhikan na, kasama ang malalapit na kamag-anak, hinihingan siya ng dote ng mga magulang ni ina. Bukod pa ang mga kondisyon sa kasal, pasudlungan daw niya ng 2 CB ang bahay ng kanyang bibiyanin at ipakumpuni ang bulok na batalan. Sa kasal, pinagbubuwal siya ng 2 kalabaw. Nagpaalam si na ama at ang sabi iisipin ang kanilang hinihingi. Ngunit hindi na nagbalik si ama. Sabi raw ni ama kay ina, nang sila'y makanakaw ng pagkakataong magkausap, "Di ko kaya ang hinihingi nila at kaya ko may di ako lokong magpapalaklak ng gayon na lamang sa taong may malalaklak naman sa kanilang bahay. 2 manok, kaya kong magbuwal. Kung lalagpas pa roon ang gusto nila ay sabihin mong kanila ka na at akin na ang 2 manok ko." Nasakyan naman ni ina ang punto ni ama. Katunayan, upang ipakilala ni ina na hindi mahalaga sa kanya ang magarbong kasal, niyakag niya si ama na magtanan sila. Kaya't sa kanilang pagkakapangasawahan, hindi nabuwal ni 2 manok. Nagalit si Ingkong, ang ama ni ina. Ang pamalita'y hindi makapapanhik maski kailan, itaga raw iyon sa bato. Sinubok nilang pumanhik, itinaboy sila ng mura. Sinubok uli nila ng may apo na, si Ate Maring. Sa kanila si Ingkong, minura sila ng kaunti. Ngunit murang mura-murahan, nakapagmanos sila. Latero si ama. Tumatanggap siya ng anumang gawaing may kaugnayan sa lata. Paatip ng bahay, alulod. Ang silong ng aming bahay ay talyer na gawaan niya ng batya, palanggana, sandok, rigadera, imbudo at kung ano-ano pa. 4 kaming anak, si Ate Maring, si Kuya Selmo, si Dikong Ige at ako. At kami katukatulong niya sa talyer. May oras kami para sa laro. May oras para sa eskwela. May oras sa pagtatrabaho. Sa kanya'y walang bata-bataris. Mapapahiya sa kanya ang sinumang makikihinang ng balde. Dapat siyang bayaran nang sa palagay niya'y katumbas ng kanyang ipinagtrabaho. Hindi siya napababataris at hindi naman nambabataris. Minsan, noong maliliit pa kami, nagkaroon si ama ng trabaho sa malayo at may isang linggong hindi umuuwi. Sa 3rd araw ng kanyang di pag-uwi, lumakas ang hangin.
Walang lubay ang ulan. Ang balita'y may bagyo. Sa takot ni ina na baka ibuwal ng bagyo ang aming bahay, tumawag siya ng isang kapitbahay at pinadagdagan ang serga ng aming bahay. Nang umuwi si ama, napansin agad niya ang bagong serga. Mabuti, sabi ni ama. E sinong pinagkabit mo ni Re? Si Omeng, sabi ni ina. Magkano ang ibinigay mo? At tubili ang sagot ni ina. Nalimutan ko eh. Naggalit si ama. Naghirap yung tao'y di mo binayaran? Hala, padalhan mo ng 10 piseta. Kung hindi kabisado ng aming kapitbahay ang ugali ni ama, walang pagsalang, marami siyang makakasumangan. Si ama'y hindi nangungutang at hindi mauutangan. Noong panahon ng hapon, natatandaan ko, nagkahirapan sa bigas. Mapera kami, pero ang hapon, ngunit walang mabibili. Naghanda ng isang bayong na pera si ama. Titingin ako sa San Rafael, sabi ni ama. Umaga nang umalis si ama at gabi na nang bumalik. May lamang 4 na salop na bigas ang bayong. Gutom ng bata kaya nanghiram muna ako ng sanggatang kinaiska at siya kong inilugaw. Balita ni ina kay ama. Nagalit si ama. Masakit din ang salitang sinabi niya kay ina. Uli-uli, kahit mamatay kayo sa gutom, huwag kayong mangungutang. Ang problema natin ay problema natin. Huwag niyong idamay ang mga kapitbahay. Hala, palitan mong kinuha mo kinaiska, patubuan mo ng sandakot. Hindi nagsisimba si ama. Ngunit hindi niya kami pinagbabawalang magsimba. Kapag pista sa aming baryo, kahit paano'y tumutulong siya sa abuluyan. Ngunit hindi siya pumapayag na kami maghanda. Paano po kung magkabisita tayo? Minsan nasabi ni Ate Maring kay ama. Baka po magdatingan dito ang mga kaklasiko. Harapin mo! Tapos! Sabi ni ama. Di baling magpakain tayo ng iba kung hindi makagigipit sa atin. Pero sa atin lang eh, di magkahustong kabuhayan natin. Paano gagawin mo? Liberal si ama sa pagpapaasawa ng mga anak. Di ko kayo pakikialaman, sabi niya sa amin. Kihodas at Hodesa ang mapili ninyo, bahala kayo. May mga isip naman kayo, isang bagay lang. Pag-aasawa ninyo'y magsarili kayo. At sa kasal, ayoko nang mangungutang kayo o hihingi ng pangkasal sa akin. Pagkaraan ng gyera, sumigabo ang nagpapagawa ng bahay at tumatanggap si ama ng maraming trabaho. Maestro, latero siya at kaming tatlo ni na Kuya Selmo at Dikong Ige ang piyon. Sinusweldohan niya kami ng arawan. Ang sahod namin ay aming-amin. Hindi bumabahagi si ina at iyon ay sa kagustuhan na rin ni ama. Gastahin ninyo para sa inyong sarili, sabi ni ama. Ipag-aral nyo. Kaya't sa tulong ng paglalatero, lahat kami nagkakarera. Naging sikat kami sa aming baryo. Sino ang maniniwalang sa baryo namin na nabubuhay ang halos lahat sa pagsasaka ay may isang pamilyang titulado lahat ng anak? Sa naging kapalaran namin, hindi lahat ay pumupuri kay ama. Nariyan din ang mga pumupula. Kuripot kasi eh, walang kapwa-tao. Animoy kung sinong Poncio Pilato. Sunod-sunod ang taon ng aming pag-aasawa. Kaya't sa loob lamang ng 4 na taon, nawalan sina ama ng anak na walang asawa. At bilang pagsunod sa kagustuhan ni ama, bawat mag-aasawa sa amin nagsasarili. Sa mga may pinagtapusan, hindi mahirap ang pagsulong. Ilang taon lamang at nakapagpatayo na magandang bahay sa Makati si Kuya Selmo na empleyado sa bangko. May bahay na rin sa Caloocan si Ate Maring na maestra sa high school. Ako'y nangungupahan ng apartment sa Quezon City, ngunit may hinuhulugan na akong lote at nagbabalak na rin magpatayo ng bahay. Samantala'y matanda na rin si ama. Naroon pa rin sila ni ina sa luma naming bahay. Napawid ang bubong. Sa buhay nila ni ina, pinakamalaking pagbabagong mapapansin ang patuloy na pagdami ng puti sa kanilang mga buhok.
Kung lilingunin ang pinagmulan naming magkakapatid, masasabing malalayo na rin ang aming nararating. Ang bagay na ito'y nauugnay sa bali-balitang nahihigingan namin. Umano, walang turing na mga anak kaming magkakapatid. Pagkatapos daw na maiangat kami ni Ama, pinabayaan na namin sila sa ibaba. Sa aming kawalang utang na loob, kami lamang marahil ang makauunawa. Napag-usapan na naming magkakapatid ang kalagayan ni Naama. Kukunin namin sila. Nagkakaroon pa nga kami ng pagtatalo. Pag-aagawan, pagkat dalawa lamang silang kukunin namin at kami apat na kukuha. Napagkayarian na lamang namin na kung sino ang gustong samahan ni Naama, siyang mananalo. Umuwi kami at sinabi namin kina Ama ang aming napag-usapan. Inaasahan naming matutuwa si Ama, ngunit nagkamali kami. Magtigil nga kayo, sabi sa amin ni Ama. Handa kami sa pagtanda namin ng ina nyo. Anong akala nyo? At kayo ba'y papagsasarilihin ko ng ano? Hindi pinakinggan ni Ama ang aming pagpupumilit. Ibang balak naman ang sumaisip namin. Ipagiba natin ang bahay na pawid at ipagpagawa natin sila ng bago. Mungkahi ni Kuya Selmo at sinang-ayunan namin iyon. Ngunit muling binigo ni Ama ang aming pagmamagandang loob. Tama na tong bahay na to sa amin ng ina nyo, sabi ni Ama. Tama na sa tao yaong hindi nahahamugan sa pagtulog. Basta't may pagkakataon din lamang, umuwi kami sa lalawigan at dinadalaw namin sina Ama. Nagpapasalubong kami ng damit, pagkain, kagamitan sa bahay, ngunit hindi kami nag-aabot ng pera sapagkat tiyak namang hindi tatanggapin ni Ama. Hindi pa naman kayo kayamanan ah, sasabihin ni Ama. Mahina na si Ama, malabo na ang kanyang mata at makupad na siyang kumilos. Wala na ang dating bilis niya sa pagsisinsil ng lata, ang dating bilis niya sa paghihinang. Maluwag na ang balat sa maugat niyang bisig at parang mabigat na para sa kanya ang soldador, ang istanyo. Paggawa naman ng lababo ang inaatupag niya at ipinagbibili iyon ni ina sa palengke. Minsan, sa awa ko, nilihim ko si ina. Inabutan ko ng pera si ina, ngunit ayaw niyang kunin iyon. Magagalit ang ama mo, sabi ni ina. Di, huwag po ninyong sabihing binigyan ko kayo, sabi ko. Hindi ko magagawa, anak, sabi ni ina. Hindi nga niya malalaman, pero ang kaso'y di ko kayang maglihim sa kanya. Di ko kayang magtago ng anuman sa kanya. Saka, di naman namin masyadong kailangan ng pera. Pagkain lang naman ang pinagkakagastahan namin. Nahuhukot si ama at gumigiray naman ang luma naming bahay. Sa edad nyong yan, di na kayo dapat magtrabaho, sinabi namin sa kanya. At nung gusto nyo, mamatay ako ng nakatunganga. Bunga ng katandaan, malimit dapuan ng sakit si ama. Kaya't nang isang araw, lumuwas ang isa naming pinsan at ibinalitang patay na si ama. Naiyak kami, ngunit ang balita'y hindi naging kagulat-gulat sa amin. Gumayak kami sa madali ang pag-uwi, kasama ang pamipamilya. At bago kami nagkanya-kanyang uwi, nakasama ko si Kuya Selmo sa pagbili ng corona. Pihong aasahan sa atin ng isang malakihang libing at isang malakihang lamayan, sabi ni Kuya Selmo. Kahiyahiya sa baryo natin at sa mga kamag-anak natin kung sa ating kalagayang ito hindi natin maibigay iyon kay ama. Anong mainam na gawin natin? Tanong ko. Gastahan natin ang todo si ama. Samantalahin natin ang libing para maipagpagawa natin siya ng libingang marmol. Ibili natin siya ng maganda at mahal na ataol. Kumasundo tayo ng musiko. Umarkila tayo ng mga 20 karitela para walang maglakad sa mga makikipaglibing. Sa lamayan, ibigay natin ang kaya nilang kainin. Tama, sabi ko.
Tutal, ngayon lang naman natin pagkakagastahan si Ama. Sa luma naming bahay, nang dumating kami, nagpapayok ang mga nakikiramay ng galyetas na ipinaaanod sa matabang na kape. Wala ni isang manok na pinapatay sa kusina. Sa duluhan ng bakuran, tatlong karpintero ang gumagawa ng ataol. Sa aming bayan, ang mayayaman lamang ang bumibili ng yari ng ataol. Nakaunat sa papag si Ama. Alam kong siya ay patay na, ngunit aywan ko kung bakit pilit kong isinasaisip na siya ay natutulog lamang. Ibig kong huwag umiyak pagkat lalaki ako. Ngunit sa gayong pagkakataon pala, ang lalaki nawawala sa kanyang pagkalalaki. Sinang-ayunan ni Nadikong Ige at Ate Maring ang napag-usapan namin ni Kuya Selmo. Malakihang lamayan. Kontribusyon kami ng tigsa 100 piso kay Ate Maring na sasamahan niya ng 100 din bago niya ibigay kay ina. Para san to? Tanong ni ina nang ibigay na sa kanya ni Ate Maring ang pera. At inilahad namin kay ina ang aming napagkayarian. Magpahila na agad kayo ng baboy sa kamaraming manok, sabi ni Dikong Ige. Patigilin na nyo ang gumagawa ng ataol at bumili na lang tayo ng yari, sabi ni Kuya Selmo. Ngunit hindi nasunod ang aming nais pagkat tumutol si ina. Hindi ko magagawa yon sa aman nyo, sabi ni ina, lalo ngayong nananahimik na siya. At sa paliwanag ni ina, lumilitaw na nag-ipon si ama ng perang pampalibing sa sarili. Kaunti lamang ang natipon ni ama, ngunit sapat na sa isang aba, payak na libing, na umano'y siyang ibig ni ama. Nais ko sanang sabihin kay ina na maaaring gawin namin sa libing ni ama anuman ang nais namin, pagkat wala na siya upang tumutol. Ngunit naisip ko na isang malaking kalapastangan ang magsamantala kami sa sandaling hindi na makapagtatanggol si ama. Puntod lamang ang pinaglibingan kay ama. Ngunit damang-dama ko ang dangal at katapatan ng libing na iyon. Hanggang sa huling hantungan, dala ni ama ang kawalan ng pagkukunwari. Isang kwento na naman po ang ating natapos. Maraming salamat po sa inyong pagbabasa at pakikinig.